Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang araw po sa inyo at welcome dito sa Mission Mass. At atin pong dalhin sa ating pagdiriwang na ito ang ating mga puso na hinahangad nating makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ikaw ang pinagmumula ng malinis na puso. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Nasa iyo ang katotohanan ng pag-ibig na mapagbigay. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Puno ka ng habag. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin ang ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kahitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Hesukristo ang kataas-taasan. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Pag niliglig mo ang bistay, may iwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay, maikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita. Sapagkat doon mo makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Tugon, totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay, parang mga sedro. Kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago ng nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siyaong sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod
ang magpasalamat sa Diyos. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kalakas kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat. Salitang buhay ng lahat. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. At walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, minsan nagpunta ako mula Calapan Oriental, Mindoro, patungo sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Hindi ko po alam ang paano pumunta, kaya umasa po ako doon sa teknolohiya ng Waze. Gumagamit po ba kayo ng Waze? At yung shortest distance, sinundan ko po yaon. Eh pagdating doon sa isang bahagi, nako po, hindi nakalagay sa Waze na meron tulay na putol. So hindi ako makatawid.
ipinihit ako at diredirect ng ways sa isa pang kalsada na sinundan ko. Pagdating sa dulo, wala ng kalsada, bukid na. So, umikot uli yung ways at niredirect ako doon na sa pinaka main highway. Kaya nakatawid mula Kalapan, papuntang Nauhan, Oriental Mindoro. Akala ko pwedeng gamitin guide palagi yung ways. May mga pagkakataon pala na yung ways ay waste of time. Bakit ko po nasabi ito? Kasi sa Ebanghelyo, kausap ni Jesus ang maraming mga disipulo, mga alagad. At ipinaliliwanag niya sa kanila ang ilang katangian na gagampanan at kailangan sa katauhan ng mga disipulo ni Kristo. They will also be guides. Magiging para mga ways ang bawat alagad at tagasunod ni Kristo na mag-aakay ng iba ring mga kapwa alagad palapit sa Diyos at sa kabutihang itinuturo dito. Pero sabi niya nga, maari bang mag-akay ang bulag ng kapwa bulag? Hindi. Pareho silang mahuhulog sa hukay. So ang kailangan pala sa taga-akay, sa gabay, meron siyang maliwanag na mata, maliwanag na isipan, maliwanag at malinis na puso. Ito siguro yung katangiang hinahangad sa bawat isa sa ating magiging disipulo ni Kristo. At ngayong panahon ng pagpili natin ng magiging mga pinuno ng ating bayan, kailangan din natin ng mga guides. Ito yung ating mga pipiliing mga pinuno o leaders because they will also serve as guides, taga-akay ng sambayanan. Kailangan mapili natin yung talagang nakakakita ng totoo, ng tama, yung may maliwanag ding isipan upang sa anumang krisis, maging tama rin ang kanyang papapasya. Kaya't yung puso ring malinis at makikita rin yan sa kanyang gawa sapagkat you shall know them by their fruits. Mula sa bunga, malalaman natin ang katotohanan ng pagkatao at ng kanyang puso. Kaya itong paghahanap natin ng paghamon sa ating maging mga gabay at taga-akay, napakahalaga. Ganon din sa pipiliin nating mga magsisilbing gabay at taga-akay ng ating sambayanan. Pero pangalawa, sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga disipulo na no disciple can be greater than his master unless ang disipulong ito ay hubugin at maging katulad ng kanyang guro. So ang bawat disipulo pala ay may tinutularan. At ang tinutularan natin, walang iba kundi si Kristo. Maraming tao ang pwede nating tularan, maging naging dakila, bayani, pero lahat yan may kakulangan. Tanging si Jesus ang makikita natin ng modelong pwede nating sundan. Kung paano siya nagmahal, nagbigay ng sarili, inuna ang pangangailangan para sa kaligtasan ng lahat, kahit may sakripisyo. Kaya hahamunin din tayo maghanap ng magiging mga guides ng ating bansa na ang values ay pareho ng values na hinahanap natin na nakita natin kay Kristo. Nagpapahalaga ng kapwa. Handang unahay ng pangangailangan ng iba, higit sa pangangailangan ng sarili o ng pamilya o ng sino mang malapit sa kanya. Sapagkat ito ang tunay na paglilingkod sa bayan. Mga kapatid, tamang-tama ang ebanghelyong ito sapagkat tinuturoan tayong maging higit na tunay na alagad ni Kristo. Binibigyan din tayo ng batayan sa pagpili natin ng mga pinuno ng ating bayan. Amen. Sambitin po natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lang ng Espiritu Santo, pinanak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay ni Libing, nanaog sa kanaroon ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya ng manako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nililikom natin sa panalangin ito ang ating mga kanikanyang mga kahilingan sa Diyos. Ang mga pangangailangan natin ay tinatawid natin sa pag-aalay ng misang ito. Panginoon, marinig mo nawa ang hinahangad ng aming puso at ng aming buhay. Pinagdarasal namin ang aming pamahinang Kristiyano, ang aming simbahan, upang higit kaming gabayan ng iyong liwanag para sa tunay na paglilingkuran sa kapwa. Pinagdarasal din namin ang aming pamahalaan at ang bawat isang kikilos para sa parating na eleksyon upang higit kaming makapili ng mga pinunong handang magbigay ng higit na ikabubuti ng aming bayan, lalo't higit ng mga maralita at wala. Pinagdarasal din namin, Panginoon, ang bawat pamilyang Pilipino, bawat isa sa amin narito sa Mission Mass, ang mga pamilyang pinagdarasal natin sa ating mga pangangailangan, sa higit ng pagkakasunduan, ang mga pangangailangan material na ito ay matanggap at maipagkaloob, pati ng mga taong may karamdaman at ng mga pumanaw, sinasama natin sina Mark, Venancio, Saddam, Loreto, Loretta Saddam, Urbano at Felicia Arenas. At ang bawat pumanaw na sinasama natin sa panalangin ito. Nakapangyarihang Ama, sidlan mo kami ng liwanag upang bawat isa sa amin ay maging tunay na gabay at taga-akay ng aming kapwa. Subalit, hinahamon mo kami sa isang pagbabago ng aming puso upang higit naming makilala at yakapin si Kristo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo ang ating hain ay kalugdan ng Diyos sa mamakapangyarihan sa lahat. Panggapinawa ng Panginoon, itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan, kaawan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapagpahain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kaming sagipin at palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago siya ipagkanulo, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, mahat ng puri, pinaghati-hati ito. Iniabot sa kanyang mga alagad
at winika. Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawang ihahandog para sa inyo. Gayon din matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli nagpasalamat sa iyo, Ama, at nagpuri. Binigay ang kalis sa kanyang mga alagad at winika. Tanggapin niyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, ginawa mo kaming marapat tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa kaysa ng banal na Espiritu. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng aming Santo Papa, si Francis, ang aming Obispo, si Father Budi Cleden ng SPD at ng Tanang Kaparian. Sinasama namin dito ang bawat isang kabahagi ng Mission Mass, 10 ng mga pamilya at individual na pinagdarasal natin. Alalahan mo rin mga kapatid naming namatay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay at lahat ng mga pumanaw. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, ng mga apostol, ng mga banal, si Saint Arnold Jansen, na tumupad sa iyong kalooban upang magpuri sa iyo alang-alang kay Kristong anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Itinuro sa atin ni Jesus kung paano tumawag sa ating iisang Diyos Ama. Sabay-sabay nating sambitin ang panalangin ito. Kumaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa iyong kapanahunan na bubuhay ka at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin niyo pong lahat. At sumayin niyo rin. Magbatian tayo ng kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus. Narito ang ating Diyos. Mapapalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo para sa pagtanggap nyo ng spiritual presence ng Panginoon. Panginoong Hesukristo, narito kami kaisa ng pagdiriwang ng misang ito at batid namin ang aming pagtagutom sa iyong presensya sa aming buhay at puso. Bagamat hindi kami makatatanggap ng physical, ng banal na katawan at dugo, sa spiritual na pamamaraan, alam namin na kami tumatanggap sa presensya mo. Tinatanggap ng aming puso, isip at kaluluwa. Salamat sa pagkakaloob na ito. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Marami pong salamat doon sa mga sumusuporta para lumawak pa ang ating views, subscribers, at saka likes sa YouTube at Facebook ng ating Conversations with Father Jerome SVD. Pakitulungan pa rin po para higit nating maabot, lalo tigit yung mga hindi sumisimba at makaparinig ng Sunday Gospel Reflection o makadalo sa 30-minute Mission Mass o doon sa ating mga conversations na ginaganap. Muli po, marami pong salamat. At mula po sa TV Maria, naroon na rin po ang ating program na ito, Mission Mass, sa nasa at yung ating pong output sa social media ay mapapanood nyo rin po sa cable channel ng TV Maria. Sumayin nyo ang Panginoon at sumayin nyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo at sundan natin si Kristo. Salamat sa Diyos.